Babalik tayo dun sa Davao City na kung saan talagang nagwala, galit na galit si ano, si Pangulong Duterte. Alam mo bang pati ang sinabi niya pa ron, kasi nagalit siya dun sa sinasabi ng IBP na huwag ka masyadong onion skinned. Mm. Si Pangulong Duterte, pag nababati ko, sinabihan siya. Sabi niya, ikaw ba hindi ka magiging onion skin kung hindi totoo yung paratang sa'yo? Tsaka ang daming... Yung pamilya mo, pinaparatangan using fabricated evidence na hindi naman, na walang pinagbabatangin. At tsaka may obvious na concerted. Ano ibig sabihin na concerted? Yes. Yung pinag-usapan, sabay-sabay. Pina-project. Hindi ba? Pina-project. Pina-project. Kasi lumabas pa yung SW... Dalawa issue eh. Etong si Duterte magnanakaw. Etong si Duterte mamamatay tao. Yan dalawang yan ang tinitira sa kanya. Tapos wala na siyang suporta kasi ayon sa SWS survey, hindi sinusuportahan yung kanya. Hindi pinaniniwalaan. Parang hindi naniniwala 54%. Na 53% yata ang nagsasabi na hindi naman daw nalalaban yung mga tao. Hindi, naniniwala ka ba? Na yung mga pulis ay hindi nalaban, ay yung mga ano, yung mga namatay ay hindi nalaban. Hindi. Pero alam mo si Maharmang Has ang sabi sa amin, katulad ko na nagki-criticize sa atin. Kung hindi daw na tayo naniniwala sa kanilang ginawa, ay magawa tayo na sarili. Yun ang sabi niya. Dapat naman talaga ganun. Sabi ko naman, hindi eh, ito ang sita ko dun eh. Hindi na lang kahit sino pwedeng gumawa ng survey eh. Dahil meron public trust sa ginagawa nila. Ito nga ang point ko. Masama naman ang sagot na yun. Ako sa akin. Masamang sagot. Parang ito nga ang point ko. Ang point ko, tama naman yung sinasabi mo eh. Ang hindi niya alam, ine-erode niya ng todo yung sarili niyang organisasyon. Kasi hindi lang naman sila. Wala naman nakalagay sa batas na monopolyo mo yung survey-survey na yan. Good. Maganda yan, sa'yo na nang galing. Kasi wala na. Okay, gumawa ka ng survey, wag mong gawin public. For your personal consumption. Kung ayaw mong masisita yung survey mo. Sabi ko nga sa isang kasamahan ko sa university, sabi ko, ano kahit ganyan ang isagot sa atin ng estudyante natin pag sinisita natin doon sa thesis niya? Mali ang ginawang instrument. Sabi niya, sir, kayo kaya gumawa ng survey. Kayo na lang gumawa. Ganun ba? Diba? Parang ano bang klase sagot naman 'yon eh? Mamiminoso po naman 'yon. Ang ano kasi nito, public ano si. Public trust 'yan, yung ginagawa niya. Kasi diba, Mahari, influencer kayo, nakaka-influence din ng opinion ng tao. Pangalawa, kumikita sila. Kumikita sila pag sa paggamit ng publiko. Ikaw lang, may obligasyon ka. Mismo. Hindi pwedeng ganoon. Public trust 'yan. Ano ka na nga eh, parang public institution ka tayo. Ikaw ang naglalabas diyan eh. Kaya sa totoo lang, ako naiintindihan. Yung mga sagot na gano'n, pare, sagot ng pikon yun. Ang tawag doon, pabalang. Kaya ako naiintindihan ko yung pinaguhugutan ni Pangulo rito. Ikaw ba naman ang ganyan yun, no? Araw-araw, di ba? Tsaka, kita mo yung survey na yun, that's fake news. Sa totoo lang. Kasing fake yun. Nung ginawa sa mga senador, fake news din yan. Fabricated yan. Kasing fake news yun. Manipulated. Hindi ba? Yung sa banking, yung sa banko, isa pa yan. Puro ganun eh. Ito ang hindi ko, katulad nito, isa si Florin Hilbay saka si John Nery. Di ba? Si Hilbay, di ba? Dating soldier. Itong si John Nery, periodista dyan sa Inquirer. Pinagtatanggol nila ngayon yung si Kokoy Dayaw, yung na-involve ngayon dito sa di umano behind dito sa Silent No More, doon sa nag-atake sa mga senador. Ngayon, ang sabi nila, anonymity daw yan, freedom of speech yan, etc. It's a basic freedom. Bakit dong si TP, si Rogando Sasot, saka si Moco Uson, ang kanilang tingin nila, fake news. Pero pag ito ng mga walang pangalan, freedom of speech. Freedom of speech. Oo, basic human rights daw yan. Dapat ano talaga, yan? Talaga, basic human rights. Pero ilabas mo yung pangalan mo. Paano mo i-exercise yung freedom na nagtatago ka? Tapos nekat na yun. Ano yun? It's a contradictory in terms. Anonymous ka, pero freedom. You invoke the freedom of speech para magsalita. Anonymous ka. Tama. At saka may pagka-mercenaryan pa nga, pinagkakita ng anonymity. Diba, doon sa AdSense, diba, doon sila nabuking. Maganda yung ano, pag-usapan na yan eh. Kasi, diba naalala mo, pumutok ito dahil yung 7, yung sinabi ni Bam Aquino,
na mamaya babalikan ko yan, na may 7 deadly sins. Oo. Yung mismo niyang mga kasamahan, 7. Siya nagsasalita. Oh, dahil hindi raw, hindi ayaw pumirma doon sa resolution. Ayun pa lang loaded yung statement na yun. Parang SWS ang nag-crap. Parang ganun eh. Anyway, di na umalma yung 7, kaya nga nag-pass din sila ng sarili nilang resolution. Pero ang point doon, ang pinagbasihan noon, eh yung mga pinagsasabi, yung mga anonymous yellow bloggers na yan, bloggers. Doon kinuha ni BAM. Eto ngayon, hindi nang binanatan, inimbestigahan sila nitong Bob PH, itong si Sas Rogando Sasot, at nung ating very own Thinking Pinoy, who is in transit right now from Hong Kong, pauwi na siya. Kaya hindi natin makakausap, sayang nga eh. Kasi storya nila to, na-trace nila itong Kukoy Dayaw. Itong Kukoy Dayaw pala owns more than 10 websites, lahat anti-Duterte. Yung mga Pinoy Ako Vlog, yung We Support BAM Aquino, Madam Claudia, Silent No More, Silent natumira no doon sa 7 Change senador, Coming. Change Coming. Lahat yan, iisa lang pala may ari. No? Kaya pala anonymous ito. Kasi business. Kasi ang pagbanat kay Duterte kayo, naging business dalawa, na. Dalawang dapat mong tandaan. Una, dati itong PCOO, membro nung panahon ni Lasierda at ni Caranda. Kasama ito. PCOO siya. Pangalawa, dapat mong tandaan, at ito nilabas ni Latipe, and I give them a lot of credit for this, na-trace nila yung Google AdSense revenue. Ngayon, alam na alam ko yung Google AdSense revenue. Kasi, nung editor ako, galit na galit kami dyan eh. Kasi yung Google talaga mga Hudyo may-ari niya. Tingin ko eh. Kasi they will put ads on your website, kasi babayaran ka naman nila. Pero silang bahala sa content, bibigyan ka lang a very small fraction, something like 10% ng income nila. Ibabato sa'yo kasi trending ka eh. Sabihin, it makes sense to advertise sa'yo. Dahil trending ka. Pero ang ibibigay sa'yo, pagkaliit-liit. No? So, yung Kukoy Dayaw, siya ang may-ari ng lahat ng website at takuhan nila yung records through Google AdSense na lahat ng revenue pumapasok doon, eh kay Kukoy Dayaw. At tingnan mo na lang kung gaano. Kaya business na ngayon. Tingnan mo na lang kung gaano ka-lucrative ito sa Google. Yung Pinoy Ako Vlog, ayon sa record, kumikita siya ng halos na, $98. $73 a day. At ang worst ngayon niya, based sa Google AdSense computation, ay 2.2 million pesos the whole year. Eh, to think na maliit pa lang yun, sabi nga ni Jojo. Ano pa kaya yung kinikita yan? Pero, kahit na yung 2.2 million na yun, malaking pera yun. Ano, halos sweldo na yung full professor sa Lasal. Well, sa akin naman, parin Tonton, parin Jojo. Pinagkakita niya. Sa akin, di ba aling kumita ka na legitimate? Yun legitimate yung Google eh. Pero may angle dyan na illegitimate na kita. Yun nga, yung sa Pinoy Ako Vlog. Ito ha. Kapag merong campaign na ganyan, may umaanda, kahit ano sabihin mo sa akin, hindi mo ako makukonvince na hindi campaign to eh. Sa dami ba naman ng website? Okay? Eh, sa lahat. So meron talagang concerted effort. May campaign against Duterte. Okay? At pinagkakitaan pa. Hindi. Pag may campaign na ganyan, may pera umiikot dyan. Hindi lang yung Google. Yung Google legitimate sa akin yun eh. Kaya nga. Proof lang yun. Ang dapat na itatunong natin, sino ngayon itong nagmamando kay Kukoy Dayaw? Kasi mukhang may indication na hindi naman talaga siya ay operator lang. Siya ay taga, at based sa mga sources ko, ito si Kukoy Dayaw ay nagtatrabaho sa isang grupo na may mga connect sa dating administration. Yeah. Yan na yung PCOO nila. That's part of their PCOO. Yan yung pinaggastusan ng taong bayan ng sabi ni Apple, ano yon? Blackberry at saka Apple. Parin Jonat, sabi ni Senator Villanueva, yan daw kailangan seryosohin natin. Talaga naman. Epidemic of malicious fake news, especially online. Dapat seryosohin natin yan, sabi niya. Gusto ko sana sabihin, Senator, ngayon lang po dumating yan kasi may concerted effort. There's somebody, there's a group behind all this. May nagkukumpas. So hindi yan na all of a sudden ngayon nagkaroon lang ng fake news. Imbestigahan nyo kung sino yung source ng lahat ng yan, sinong grupo, titigil yan. Kaya nga sa Wednesday, ano yan pare?
purposely. Of course, of course. Sa Wednesday, magkakamera. Sinasadya yung fake news na yun. May maganda balita naman. Sa Wednesday, magkakaroon ng hearing ngayon si yung committee ni Senator Grace po sa Senado. Naimbitahan yata mismo si Thinking Pinoy o si RJ, kasama natin. At malamang maimbitahan si Kokoy Dayaw. Imbitado siya. Imbitado yun. Kaya muna, tao ba yan? Oo naman. Totoo naman. Totoo. May iba-ibang itsura. Huwag mo namang husgahan yung itsura ng tao. Sasabihin mo, hindi tao. Ikaw talaga. Kasing cute din siya ni TP actually. Bilugan, you know. Ah, ganon. Sabi nga nung kaibigan ko, ironic, magkamukha pa yata si TP. Hindi naman. Alayo naman. Hindi naman. So, sa unang tingin. Pero ano talagang ano, dati siya nagtrabaho sa PCO. Ito ngayon. Ito ang... At saka ganito yun, nagpapatakbo talaga siya ng web hosting. Kasi may kaibigan ako na nakausap ko na, ang web host siya. Kasi ang web host pala, parang ipaparin, parang nililis lang sa iyo yung kanyang space. Pero may mga web hosting kasi na wala siyang pakialam sa content mo. Pero pag nagsisimula na siyang nakikialam, nagiging web admin na siya. Tinanong ko yung kaibigan ko, ikaw ba kayo nagpapakumukolekta ng AdSense? At pinapa-place mo kay ano kay Kokoy Dayo? Eh, hindi. Sabi niya, so therefore ang site niya, meron siyang side business na nagma-manage din ng mga sites. Pero dahil itong 16 nga ito na halos 10 to 16 yata kasi may mga iba pa na sites na anti-Duterte, hawak niya at kumukolekta siya ng pera. Tama 'yung sinabi ni Conrad. Concerted effort ito. At saka to think ng mga anonymous accounts to, kung hindi man siya may-ari niyan, alam niya kung sino may-ari. Of course. Kaya nga anonymous yan, dahil there's somebody behind it. Kung ako, sarili ko lang yan, pangangalanda ka ko yung pangalan ko, sisikat ako eh. Katulad ng kaibigan hindi ko ba? Talagang binuyang-yang yan. Sisikat ka eh. Eh, bakit mo ayaw yon? Kasi merong there's something behind it. Ito ngayon, akong hinala ako ganito. Ang isa pang ayaw nilang malaman kung sino itong Kokoy Dayaw na to. Kasi, yung lahat ng web pages na hawak niya, ang hinala ko, collector pa rin lang ito eh. Meron tong niririmitan. Yun ang hinala ko. Kasi, sabi mo nga, if this is a concerted effort at talagang may laking pera involved para isagawa itong kampanya na ito, they will expect na kahit papano, yung bumabalik naman na revenue malit, ibabalik naman sa amin, di ba? Tama. Kaya yung Kokoy Dayaw na yan, taga-collecta lang yan, hinala ko. Although, ang trabaho niya talaga is, by the way, web security expert di umano, ang item niya, nung PCO ni Lasierda at ni Karandang. So talagang linya niya to. Pero ngayon, nag-private sector na siya, nag-entrepreneur na siya. Sino yung si Karandang na yun, yung sa ombudsman? Yun ba yun? Ano? Yes, pinsan yun. Nung deputy ombudsman. Ombudsman na bumabanat kay Duterte. Na sinabi niya, binigyan siya ng AMLC na hindi totoo. Na hindi naman totoo. So nakikita mo na. Ito ay nakuna. Wala bang anong ganun? Hindi pwedeng parusahan yung ganun. Kaya nga gusto ni presidente magkaroon ng commission na imbestigan yung mga taga-ombudsman. Na sinasabi ng iba hindi daw pwede, pero sinabi naman ni Harry Roque, yung residual power zone ng presidente, pwede siyang mag-create ng ganyang investigative. Hindi naman tatanggalin si ombudsman. Pwede mag- mga tao niya. At saka pwedeng magkuha ng mga ng impormasyon para mapa-impeach si ombudsman at sa Congress. Pwede daw 'yun sabi ni Harry Roque. Hindi. Nakakala ko baka mag-anak niya to si Kamag-anak niya yan. Ang ginawa nga, 'di ba? Ang play si ombudsman mismo, si Conchita. Naginibit. Dahil doon sa connection niya kay Manases Carpio, asawa ni Inday Sara. So ang tumira, yung overall deputy. Ito maganda. Nung inappoint yan as overall deputy ombudsman, nagkaroon pa ng controversy. Kasi lumabas, kinaswa pala ito noon. Ng robbery and extortion. Pero pina-appoint ni Noynoy, no? Ang dami rin nilaktawan. At marami pang anomalyang inakusa sa kanya. Although na-dismiss na yung kaso at the time. Itong Ricky Karandang, no, inamin niya na pinsan ko yan. Akin yan, balato. Basically. No? Hindi naman niya sinabi balato, pero inamin niya kasi umugong ilang ba Karandang. Ganun na ibig sabihin nun. Diba? O ngayon, lumilitaw ngayon, at ito lalabas ngayon, sinasabi ko na sa inyo, yung Ricky Karandang na yan, yun naman ang isa sa mga handler nitong si Kokoy Dayaw. Tahi-tahi lahat yan. I would be surprised kung yung ginagamit ni Dayaw na yan, yung mga binili nila.
Oo. Bumili sila ng Apple, anong pangalan nun? Tsaka, computers. At saka meron MacBook. Meron ditong ano eh, meron ditong kaya pala we have to retake the may isang may mga lumalabas ngayon sa social media, ito'y post ng isang kaibigan ko at kakilala naman itong Jojo na para mga questions kasi may lumalabas na balita ngayon maliban dito kay La Cierda, kay Karandang, kay Abby Valte na dadawit ng pangalan ni Rian Navarro. Meron pang isang babaeng hindi ko na muna ngangalanan na involved din daw dito sa grupong ito na itong babae ito ay may hawak na parang isang media firm din na PR. Itatago natin sa pangarang Sabin na nasa BGC daw na di umano ang kapartner sa Amerika ay anak ni Lloyd De Lewis. Baka nung galing tapos, yung pondo. Tapos itong di umano ang ali na ito na nabinabanggit sa post ni Mark Lopez, yung kaibigan namin, nakapost naman yan public, ay ito daw di umano ay asawa ng isang may-ari ng bangko na kontrobersyal ngayon. Alam ko na yan. Banda diba? South ba yan? Banda South. Medyo na medyo na-involve naman doon sa isang kontrobersiya din. Lucia Bank. Ito si Luz Miminda. Hindi ko makakuha. La-Sherda na lang. La-Sherda. Itatago natin yan sa pangalang LDB. LDB, tama. Yan. Diba yun yung kaya ako excited. Kasi although ito mga chismis lang, magandang malaman kung totoo ito. Hindi natin sinasabing totoo ito. Pero nabasa mo yan sa mga blog. Hindi, yung blog ba, secret name? Hindi. May pangalan na Mark Lopez, na-meet ko na yan Oo, si Mark. Hindi pala torpe yan. Ang negosyo niyan carwash. Carwash at saka gasolinahan. Pero itong taon to, yan. Yung LDB, yan yung laging dinadahilan ni Winner. LDB. LDB ako ngayon. Ay, hindi. Sorry. Kaya excited ako sa Wednesday Doon sa hearing sa Senado. Kasi maglalabasan ito. Tama. Dapat prop gumawa ka ng ganyan. Yung Matrix. Hayaan ko na si Senator po ang gumawa niya. Multidisciplinary. Asymmetric. Kasi si TP na andon. So, si Kokoy Dayo na andon. So, siyempre, pipigayin naman yan ngayon ng mga senador. Okay. Lalo na mga senador ay galit dahil sila ay binanatan, di ba? Yung pito. Alalahanin mo, si Kokoy Dayo na pagbibintangan na siya may hawak ng mga nung silent no more PH na tumawag doon sa pitong yun na The seven deadly sins. Tapos, dinitalya bawat isa. May specific sila. Malaking di... Yung mga gano'n. Hindi, ang pinakamasakit doon yung Malacanang dogs. Actually, ito, nabanggit na ito ni Joe, kanina gusto emphasize. Ang isa sa mga anonymous account na hindi man anonymous kasi may pangalan, ay isang account na inahawakan ni Kokoy Dayo, yung I Support Bam Aquino. Kitang-kita. Yung campaign platform. Kitang-kita. Di ba, Bam Aquino? Yung I Support Bam Aquino, isa yan sa mga hawak ni Kokoy Dayo. Na kumukita siya sa AdSense. Kita mo? Hindi lang yun ang kita ron. Hindi, syempre. Sa akin. Di ba sabi ko nga sa'yo? Yung AdSense. Ang liit nun pa. Kaya nga, yung AdSense, yun yung balik naman. Ako kunwari, ang pumupondo kay Kokoy Dayo. Bakit sa'yo mapupunta yan? Kami pumupondo sa iyo Ibalik mo sa amin yan. Yun ang gagawin ko. Kahit paano may return on investment, kahit palugi. Kahit paano. Kaya pala si Bam, napaka-interesado sa internet. Sa mga IC. Telco. Kasama yung internet doon. Pero hindi lang internet yun. Ito naman, si parang Jonat naman. Ito naman. Ito, kung hindi nyo pa alam. Ito ngayon, yung sinasabi nung kumpare ko to Medyo nag-retire na to sa media, pero ngayon lumalabas ulit si Jay Sonsa. Ayun, nabasa ko yan. Sabi ni Jay, alam nyo ba kung sino si Kokoy Dayaw? Si Kokoy Dayaw ay laking Project 6 Quezon City. Ang buong pangalan niya ay Edward. No? Ilalabas na natin kasi tatawagin na siya sa Senado Pasisikatin pa natin ng konti. Si Edward Kokoy Dayaw. No? Ito'y anak ng isang negosyante. Hindi natin babagatin kasi hindi naman involve yung nanay niya rito Pero, itong importante, magandang-maganda itong nilabas ni paring Jay kasi sinabi niya, based na ngayon sa Lipa City, Batangas. Nilabas na ito nila TV. So, kinoconfirm lang ni Jay Sonsa na talagang based siya actually ngayon sa Kokoy Dayaw sa Lipa City, Batangas. So, nagkakaswak-swak yung mga detalye. Nabubuo yung story. Ang malinaw dito, meron talagang
Army of yung binanggit mo kanina, yung pagbibili ng BlackBerry at saka MacBook, no? Diyan nadali yung kaibigan ko namang isa, si Mitos, kaya nawala na. Anyway, si Mitos magsaysay. Anyway, the point is, ginamit nila yung kanilang expertise. Remember, web security expert ng PCOO ito, si Cocoy Dayo. Ginamit nila ngayon at minigrate nila sa private sector sa opposition. Pero ganun pa rin. PCOO sila na opposition. It's still taking over the internet. It's still taking over the internet. PCOO sila na opposition. Oo, tama. Yung PC, yung operation ng PCOO noon, nilipat ngayon. Nila, dito sa private sector. Tapos ang hub sa BGC. Hindi yan. Hindi yan private sector. This is the PCOO of the opposition. Pero, primarily, ano, but hindi sumasabog yan sa mainstream? Yun ang maganda. Yan ang tanong. Ako, nagtataka ako dyan. Sa mainstream. Oh, bakit yung sa ombudsman, yung fake na AMLC, yes, ba't hindi sumabog? Sabi nga ni Bobby. Pero nung sinabi na merong pera, sabog na sabog. Nung sinabing fake pala yung dokumento, tumahimik. Ba't gano'n? Sabi ko nga, hindi ko maintindihan yung column ni Bobby Tiglaw, kung babasahin niyo po, mga kababayan, ngayong umaga, yan pinagtataka niya. Ito, nag-imbento yung deputy overall ombudsman, yung pangalawang pinakamataas na ombudsman. Nag-imbento ng balita eh. Pero hindi niyo inaano, si Bobby, katulad natin. Eh kaya hindi papatulan yun, dahil pinick up yung balita noon. Nakakahiya na aminin mo, pinipick up mo fake. Ang isa pang diba? Nakakabingi, tatlong araw na ngayon, nilabas nila TP tsaka ni Sas, yung tungkol naman kay Cocoy Dayo, wala naglalaman. Wala man lang ni isa. So, bakit ganon? Tanungin nyo. Alalahanin mo, noong panahon ni Noynoy, mapautot lang si Bimby. O, ikaw naman, may feature na. Eto si Bimby. Itong huli nga, yung mga anak ni Lenny Robredo, meron lang crush na artista, finitio na sa balita, Inquirer pa. Pero? Tapos ngayon, nangyayari ito na may, hindi mo masasabing hindi newsworthy kasi itong na-discover na TP, malaking yung bagay, lang tao na nasa likod nung pananalaula sa mga senador, na nagwala nga yung mga senador. At saka yung pagbanat kay Duterte, concerted. Yun ay newsworthy yung isa. Ni walang network, walang broadsheet, wala. Say mo, kasi lalabas yan. In fact, tayo lang yata ngayon. Hindi, lalabas yan sa New York Times. Hindi, may hirap. Depending the freedom of speech. Freedom of speech. Tapos, freedom of speech. Na-feature lang sa mga tweets and blogs, yun nga sila. Florin kapag Hilmay, tinira ngayon to, ang mga to, babanata na naman si Duterte. Kita mo, diktador? Freedom of speech na ngayon ang tinitira? Talagang tira ni. Na labas nila ngayon? Kasi alam nila na maipit si Cocoy Dayo. So marami nang dumidepensa sa kanya. Niya, lalabas sa social media. Hindi daw dapat iniipit si Totoy si Cocoy Dayo kasi siya nga lang ginagawa lang ang trabaho at saka this is freedom of expression. It's chilling, there is a chilling effect. Ayun na 'yon depensa. Bakit itong mga ito noong sila TP, sila SAS, si na mga lantad ay binabanatan nila pag naglalabas ng mga pang-atake sa kanila pero itong freedom of speech yun eh. Hindi nila nababanggit freedom to attack yan. Freedom. Hindi nila sinasabi. Freedom to tell lies. Freedom to fabricate news items. Marami freedom yan. Pero kung kaibigan magsamagaling magsalita ng yung mahilig siya sa the universe. I think the universe is conspiring against the opposition. You know what? Katulad dito kay Cocoy Dayo na to. Hindi ito mangyayari kung hindi masyadong naging padalos-dalos sila sa pag-feature doon sa pitong senador. Diba? Doon nadali. Doon na booking. Parte kasi yun ng kampanya, di ba? Dalawa yan, dalawa sila eh. Number, ano yan eh? Number 4 sa script. Hindi, four. Nadali. Hindi na anticipate na merong TP at SAS. Hindi ba? Na magaling mag-research. Total, can I rise on a, now, on a question, on a point of personal privilege. Yeah. Hingi lang ako ng personal space, no? Kasi gusto ko lang makiramay sa pamilya ng dati kong boss. Tatlong taon kong boss ito eh. Araw-araw nakikita ko. At I know it's kind of presumptuous, pero I think most of what I learned in broadcast, I learned from this great guy, si Manong Joe Tarok, who died last Saturday in his sleep. Nakikiramay kami. At 70 years old. Isang haligi yan. Idol ko ito. You really Radio. Most of you guys have heard of Joe Tarok, pero ako, I had the personal privilege of working for him as his news director sa MBC DCRH for 3 years. Idol ko talaga to. Iba si Joe. Institution. Yung ano, tsaka I want to point out at this point na si Joe Tarok,
never, no, in his life, and he worked pre-Marcelo pa as a news reporter sa Lumang Radyo Patrol. He never, he hated fake news. At saka ayaw niya yung puro, ano, puro, yung puro, hindi, yung ano, yung all of these noise, forma, yung ganda ng boses. Sa kanya, hindi, just went after the story and got all yung the totoo, sides. Yung totoo. He never called attention to himself. He was a true journalist. At yun na nga, parang sa panahon na to, napapanahon na pinag-uusapan natin, puro fake yung balita, na namatay pa si Jotaro, isang aligi ng totoong balita. Yan ang talagang kung tawagin sa para bagaan yung simbolo sa aming profesyon, newsman. Nalagasan na naman. Pag tinawagan ka ng newsman, ng kapwa mo, periodista, may galang yun. May newsman yan eh. Ibig sabihin yun, may paggalang na kasama yun. Nalagasan na naman isang tunay na newsman. Ang pumapasok ngayon, yung mga yan. Yung puro forma, pagandaan ng boses, wala naman mga utak, at walang interest na actually, may kinausap, actually, may nakausap ko kahapon. Walang interest na actually, may nakausap ko kahapon isang... Pero may interest sa bangko. Ayun lang. Kayo naman eh. May nagtatrabaho akong kaibigan, nagtatrabaho sa media. Tinatanong ko siya, ba't hindi yun nilalabas yan? Sabi niya, hindi naman daw sila may control eh. Ayun. Hindi, ikaw may control nun? Ikaw ang may control nun. Hindi ako naniniwala. Pag ako ba, editor mo, at ikaw? Ikaw, reporter, ang tawag namin dyan, enterprise eh. Pag lumapit ka ba, boss, meron akong exclusive story, tayo lang ang meron, hindi mo makukuha ang attention. Malaking katarantaduhan niya, at mga tamad yung mga exclusive, kausap mo. Ang tawag dati dyan, scoop. Abay, di mag-unahan. Boss, may dala ako scoop. Mag-unahan. Ayusin na natin kagad dyan. Stop press! Ganyan pa yan. Mag-unahan. Teka muna, wag muna, ihabol natin dyan. Mag-unahan yan. Di mag-unahan na kayo, wala pang kumahawak sa kukoy git. Baka kayo makauna. Ang mga kausap mo ton, bukod sa mga hindi na yan aasenso sa trabaho natin, namin, no? Wala yan, mga tamad yan. No? Kasi yun din ang sabi ko sa kanya, ganun na ba talaga? Dinidiktan ba kayo kung anong isusulat yung balita? Hindi totoo yun. Sabi ko? Dapat maglabas na tayo ng... Kung ako, boss na mga yan, siniba ko na lahat yan. Ewan ko. Hindi pwede. Actually nga, yung mga pinuno sa mga... Meron ba sa nilalabas sa mga listahan ka kung hindi ito pwedeng hawakan? Hindi, ganito yan. Yung mga pinuno sa mga news organization, pag yung bata nila, nakakuha ng ganyan, tutulungan pa nila, verify lahat. Bibigyan ng support dyan pag may malaking balita. Ako bibigyan ko pa yun ng commendatory memo. I-recommend ako pa for a salary increase. May angle na sinasabi naman ng iba. Baka naman biniverify pa nila kung totoo yung na-report ni TP at ni SAS. Pero hindi ba dapat ang ganito? Ako, I'm not a newsman. Kayo ha? Di ba? Okay, may report na ganito na controversial. Ang gagawin, i-report mo yun, pero kunin mo rin yung panig ng kabila. Di ba ganun dapat? Di ba ganun ang news? Mga robot yung kausap mo. Iba yan. Hindi ba dapat may ni-report? O ano daya o ano sasabihin mo, interview, hindi get the news, other side. Sa news business kasi, Tonton, merong mga reporter talagang ganyan. Enterprise. Yung mga tamad. At kung saan lang ituro, doon lang yun lang ang kukulong. Parang trabaho lang talaga. Hinihintay pa nga actually ng mga yan kung anong angulo ibibigay mo eh. Ito kunin mong angulo ha, isipin mo.